Nagbabalik ang PTV Balita Ngayon. Fully booked na ang ilang biyahe pa Bicol sa PITX, lalo't marami na ang umuuwi sa kani-kanilang probinsya. Alamin natin ang sitwasyon doon. May update si Rod Laguzan live. Rod? Naomi, ngayong Holy Tuesday ay tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero na babiyahe ngayong Semana Santa. Pero may paalala ang pamunuan ng PITX para sa mga hahabol pa lang na bumili ng kanilang mga tiket. Ayon sa pamunuan ng PITX, particular na fully booked na ang mga biyahe ng bus patungong Bicol. Pero maaari pa naman anyang mag-walk-in. Paliwanag ni PITX Corporate Affairs Officer Colin Calbasa, ito'y dahil may mga bus na dumarating naman mula sa Bicol. Dagdag niya, may nakantabay naman mula sa LTFRB sakaling kailanganin ng special permit para sa karagdagang mga bus. Bandang hapon anya ay karaniwan ay may mga dumadating na ng mga bus mula sa Bicol. Tuloy-tuloy din ang gagawing maintenance sa mga tren. Samantala, sumailalim naman sa drug test ang mga bus drivers sa ilang terminal sa Cubao upang masiguro ang ligtas na biyahe ngayong Semana Santa. Isang low-pressure area posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga huling araw ng Semana Santa. Ayon sa PAGASA, huling namataan ng LPA sa layong 1,970 kilometers silangan ng Mindanao. Posible itong pumasok sa FAR bilang tropical cyclone sa Sabado o Linggo. Sa ngayon, asahan ang mga kalat-kalat na pag-ulan sa Davao, Sacsayhuaman at Bangsamoro regions dahil sa trough ng LPA. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi naman ng bansa, asahan din ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dahil pa rin sa trough ng LPA at localized thunderstorm. Samantala, alamin natin ang mga balita mula sa PTV Davao. Magandang hapon, Roda Hernandez. Dagang salamat, Naomi. 400 ng mga partisipante ang gilauman nga musalmot sa Davao Investment Conference kun Davao Icon nga ipahigayon karong July 18 ug 19, 2023. Sumala ni Davao City Chamber of Commerce and Industry Incorporated kun DCCCII President John Tria. Sagad sa mga partisipante, magikan sa nagkaliang lugar sa nasod. Himo na face-to-face conference sa usa ka dakong convention center sa Lanang, Davao City. Pipila sa mga lauman nga hisgutan sa mga conference sa mga lakang nga himoon sa mga patigayon karong luag na ang mga COVID-19 restrictions. Tema sa Davao Icon karong tuiga mo ang Davao Icon 2023 Investment of the Future. It's a story about how the Davao economy blossomed, maybe as a result of the conference. Kaya kung mutuyok ta karon sa Davao, we already seeing the fruits of these conferences. Abli sa posibilidad ang lokal nga kagamhanan sa Davao City nga subling ipahigayon ang Ironman 70.3 dinhi sa syudad. Sumali ni Davao City Mayor Sebastian Duterte kung daghan gihapon ang musuporta sa mga international triathlon event. Uyon kini nga i-renew o tulon na sab katuig ang event. O kumakita sab nga makaayo sa kadaghanan, nagtuo kini nga maayong ipadayon ang Ironman. Sa baguhay lamang nga gipahigayong Ironman, gibutyag niini nga dagsa gayud ang mga turistang ni bisita sa syudad. Di lamang gikan sa ubang parte sa nasod apan lakip na sa ubang nasod. Nakita niini nga dako ang tabang sa mga dula sa turismo sa syudad o sa pag-abli sa mga oportunidad pinaagit sa pagpromotar sa syudad sa mga turista. Definitely, in terms of tourism, we had a lot of visitors, not only from local or the Philippines, but also from foreign countries. They came in to participate in the Ironman. Mukha to mga nagunang balita din hit sa PTV Davao. Kasi Roda Hernandez, balikan mo na Yomi. Nagang salamat, Roda Hernandez. Samantala, balikan natin ang ating kasamang si Rod Laguzan hinggil sa sitwasyon sa PITX. Rod?
Naomi, tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero dito sa terminal ng PTEX, kaya ngayong Holy Tuesday ay may paalala ang pamunahan ng PTEX para sa mga pasaherong ngayon pa lang o maghahabol pa lang sa pagbili ng kanilang mga tiket. Ayon kasi sa pamunahan ng PTEX ay particular ng fully booked yung mga biyahe ng bus patungo sa Bicol, pero maaari pa naman anyang mag-walk-in. Paliwanag ni PTEX Corporate Affairs Officer Colin Calbasa, ito'y dahil may mga dumarating naman ng mga bus mula sa Bicol. Dagdag nga, kasabay nito ay may nakaantabay naman mula sa LTFRB sakaling kailanganin ng special permit para sa additional buses. Bandang hapon anya, karaniwan o usually ay dumadating na yung mga bus. Tuloy-tuloy naman ang pagbiyahe ng mga bus patungo dyan sa may bahagi ng Visayas. Sakali namang may delay sa biyahe patungong probinsya ay nakikipaugnayan na ang PTEX sa ibang operators para sa pagbibigay ng rescue at matugunan ang pagbiyahe ng mga pasahero. Naomi, inaasahan ng PTEX na bukas ng hapon ay dadagsa ang malaking bilang ng mga pasahero dahil kasabay nito ay may mga pasok na half day na lang bukas o Holy Wednesday. Naomi. Maraming salamat, Rod Lagusat. Narito naman ang mga balita dapat yung abangan mamaya sa Ulat Bayan. Pag-iingay sa Boracay Island ipagbabawal sa Biyernes Santo. Department of Health may paalala sa mga magbibisita iglesia. At water interruption sa Metro Manila, posible pang tumagal ng hanggang 19 na oras. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow at i-like kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon!